Dear Lord, may we through your blessings add purity to the world, subtract evil from our lives, multiply your goodness, and divide your gifts and share with others. Amen. Wait. Hello? 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 Are you there? Narinig niyo na ako? Opo, ma'am. Hello? Opo, ma'am. Ang gigil naman ito. Ayan. Ano yung nakikita niyo sa akin? Okay, ano? Okay. So, hope na meron po kayo habang tara, kain lang. Sana all may kumain. Sana all nakakain na ng tanghali. Anak, wala pa akong kain. Hindi pa luto ang sinain. Okay. So, what are the... Yan. After going through this module, you're expecting to... So, madali lang naman ang topic ng week 8. Cool! Familiar kayo and medyo expert kayo sa mga natutunan nyo sa mga past week natin. Kasi doon lang naman din babagsak yun. So, you are expecting to define the real numbers and its subsets. So, you are identify to which subset a given number belongs. So, arrange real numbers in increasing and decreasing order. Compare real numbers and to locate the real numbers on the number line. So, matindi lang naman siya, di ba? Basta medyo familiar kayo or medyo may natutunan po kayo sa naging topic ng mga last week. Kasi dito rin yung babagsak. So, yung pretest po ay pinost ko na, kung di ako magkakamali, is pinost ko na po to sa general group natin. Ayan. So, ito, pinost ko naman na yung pretest link natin. So, pakisagutan na lang po yun. Ayan, so we were now unlocking the difficulties. Answers will be posted on dito sa chat natin. So madali lang naman. May mga certain tanong lang ako. Tapos sasabihin niya lang sa akin yung sagot. Ganun lang siya kasimple. Wait lang. Kunin ko lang yung patungan ko. Nangangalay ako eh. Patungan ko ng kamay. Okay, so number one. So, answers on the chat box, ha? The who is this man that is the national hero of the Philippines, started with letter R, that contributes so much in our country's freedom? The who is this man that is the national hero of the Philippines, started with letter R, that contributes so much in our country's freedom? Answers on the chat box. Okay. So, all of you got the correct answer? The answer is Rizal. Number two, what method makes liquid turns to gas that started with letter E and ends with letter N? What method makes liquid turns to gas that started with letter E and ends with letter N? Okay, sabi yan. So, almost all of you got the correct answer. So, the answer is evaporation. So, tandaan nyo yung mga naging sagot, ha? Rizal, evaporation. Number three. Ayan. So, a part of the book
that is supplementary material usually attached at the end of a piece of writing, started with letter A and ends with letter X. A part of the book that is supplementary material usually attached at the end of the piece of writing, started with letter A and ends with letter X. Ayan, sabi ni Honey Shane, it's appendix. Okay, very good. And last question, ito gusto niyo to. A four-letter word started with letter L, a powerful feeling that does not ask something in return and conquers everything. Ang bilis! Sabi ko na, ang bebeles eh. Pag-usapan ganito, ang bebeles eh. Pero wala kang ganyan. Hindi ka kasi ganyan. Charot! Okay, the answer is love. Very good. So, yan, Rizal, evaporation, appendix, and love. Okay, what word has been formed? From your answers for each first letter of each word, what another word has been formed? A four-letter one word. Ano yung nabuo natin? Ayan. So, the answer is real. Because our topic is all about real numbers. Very good. Grade 7, section Q. Yan. What do you mean by the word real? Answers in the chat box. What do you mean by the word real? Yan. Sabi ni Victoria, it's totoo. Walang halong biro o kasinungalingan. Ito yung mga gusto natin, di ba? Yung totoo. Okay, question. Yes or no lang ha. So walang anuhan dito kung no ang sagot mo or yes. Basta gusto ko lang malaman at gusto ko kayong sumagot ng yes or no. Are you truly real to yourself? Are you truly real to yourself? Yes or no? Yes. Yes na yes siya. Oh. So yes. Di na ako magtatanong kung no or kung bakit. Basta sagutan niyo lang kung yes or no. Are you truly real to yourself? So, sabi naman ninyo, almost all of you, sabi ninyo ay yes. And that's, good to hear. Kasi may iba na hindi totoo sa kanilang sarili. May iba na mga, meron talaga, hindi naman talaga naiiwasan, may iba talaga na hanggang ngayon nagtatago pa rin sa totoo nila mga pagkatao. Lalo na kapag, for example, ayan, so, nandito ba si Gold? Wala si Gold. Ayan, for example, si Gold, di ba? Ayan, so for example, si Gold, alam naman natin kung ano niya, di ba, gender identity niya. So may iba kasi na mga may iba buti tanggap, may iba talaga hindi. For example, ang galing sa na mahigpit na pamilya, tapos bawal yung ganito ka, bawal yung Becky, bawal yung Shibuli. Then, yung iba tuloy, nahihirapan sila na ilabas yung tunay nilang pagkatao. May mga ganon. And hindi natin sila nasisisi. Pero sabi nga daw nila, the truth will set you free. Ayan, so maganda pa rin na tayo ay yung totoo sa ating sarili. So, for example, pag nagagalit tayo or naiinis, maganda na hindi natin yun naitatago. Kasi minsan, the more na kinikim-kim natin, mas lalo lang siyang sasabog sa pagdating ng araw. Kasi punong-puno ka na. Ayan. Hugot. Charengs. Okay, looking back to our lesson. So, ito, yung kailangan nating itong balikan kasi may mga bagay na dapat talagang binabalikan lalo na pag importante siyang balikan kasi ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. So, looking back to our lesson, fractions can be written in decimal forms by dividing the numerator by the denominator. For example, ito, convert the one-third to decimal. So, ito po yung naging solution niya. Ipakita ko lang din kung paano siya sinol para hindi kayo nabuang dito. At para hindi nyo naman naunod, paano nangyari yun? Wait lang. Balik. Wait lang. Medyo, Ay, hindi. For example, convert one-third into decimal. So, para ma-convert natin si one-third into decimal, so we will... Bakit parang napaka-gray naman ito? Ayan. So, we will divide the numerator by the denominator. So, kapag ang numerator, siya ay nasa loob. Bakit ganito siya? Hmm. 1 divided by 3. Ayan. So, ganyan po yung pagkakasulat niyan. Since 1 divided by 3, so 0
Then, just place a decimal point here, then bring down 0. So, parang nanghingi ka ng 0 para lang madivide mo siya kay 3. So, mapapasok si gold weight ata po. Okay. So, 10 divided by 3 is equal to 3 because tatlo, may makikita kang tatlo sa 10. So, 3 times 3 equals 9. Then, 10 minus 9 equals 1. Bring another 0. Bring down another 0. So, 10 divided by 3 is 3. And so on. So, hindi tayo matatapos niyan. So, the answer, when we convert 1 third into fraction, it's 0.333 or 0.3. May overline sa taas. So, ibig sabihin lang nito na may overline na to is, ang sagot niyan ay puro 3333, walang katapusan na 3. So, ganun lang po yun siya, kasimple. And, also, so, bakit ko binabalik? Mamaya malalaman nyo kung bakit kailangan natin balikan to at kung bakit kailangan natin malaman. Also, I already discussed it. So, kung paano natin, bakit ba ganito ang buhay nito? Ayan. So, I already explained this. For example, square root of 27. So, paano natin malalaman kung saan parte ng number lies si square root of 27 by getting the two perfect squares na nasa pagitan ni square root of 27? Answers on the chat box. What are the two perfect square numbers between square root of 27? Chat box. Ano mga perfect square numbers ang nasa pagitan ni square root of 27? Okay. Very good. It's 25 and 36. Then, get the square root of 25 and 36, which is 5 and... Ay, wala na to. 5 and 6. So, therefore, 27 lies between 5 and 6. So, ibig sabihin, sa number line, in-expect natin na si square root of 27 ay nasa pagitan lang ni 5 and 6 na mas malapit sa 5. Kasi, square root of 25 is mas malapit ng konti kesa kay square root of 27 kesa kay square root of 36. So, yan po siya. So, ganun lang po yan. Review lang naman to. Kasi, kailangan natin yan mamaya. Balik ako sa aking. So, ayan po yun. So, yun i-explain ko kanina. Okay. Subsets of real numbers. Almost all the numbers you encountered in your previous lessons and in your elementary days. So, lahat ng mga na-encounter niyong number kanina, kahapon, nung isang araw, isang linggo, yung nakaraang buwan na halos, these are real numbers. So, may mga sets yan. So, kaya, di ba, na-topic na natin yung about sets, di ba? A group or collection of objects, people, or places. So, sa numbers, meron din tayong sets na tinatawag. So, kung ang pinaka-universal set natin is real numbers, meron din tayong mga subsets niyan, which is the set of rational numbers and the set of irrational numbers. Then, sa set ng mga rational numbers, meron pa diyang another sets which are the set of integers, na ang set ni integers ay merong set ni whole numbers, at yung set ng whole numbers ay may subset na natural numbers. Ma'am, ano pong ibig sabihin nyo? Pwede pong patingin. Ayan siya. So, kung ito ang buong set, ayan, so this are buo. Itong lahat sila ay real numbers. Then, si real numbers ay merong dalawang subset, which is the rational, si rational, and si irrational. So, ipakita ko, mas maganda ipakita, i-drawing ko siya sa ano? I-drawing ko sa aking whiteboard. Window. Ayan. Ay, ang ganda. Ang galing ko mag-draw. Grabe. Ayan. So, itong buong triangle na to, this I consist of real numbers. Well, real numbers having two subsets, pero hindi pwede mag-intersect kasi hindi sila magkasama, hindi sila magkatulad.
So, if yung isa ay si rational, at yung isa ay si irrational. Sa loob ng rational numbers ay merong sa loob ng rational numbers ay meron tayong mga set na tinatawag nating integers. Sa loob ng integers, merong set, merong subsets or set of the whole numbers. The whole numbers, then sa loob naman ni whole numbers, meron po tayong subset of natural numbers. Ayan, so yan po yung pinaka-explanation ng subsets of the real numbers. Ma'am, ano po yung kasunod na yung whole numbers? Natural po. Ibalik ko na dito sa akin. Ayan po yon. Natural numbers and counting numbers. So, i-explain ko isa-isa. Ano po ba si rational? Ano si integers? Ano si whole? At ano si natural? Wait lang. So, ayan po yung mga... Wait lang. Ay, hindi. Hindi niya in-explain dito. Wait lang ha. Ayan. So, pag sinabi natin rational numbers, so when we talk about rational numbers, these are the numbers that can be expressed in the form of A over B, or we can express in the form fraction form. At alam naman natin na ang mga fraction form ay kaya din ng decimal, kaya din sa whole numbers. So yun po yung ano ng rational, ha? Basta si rational numbers, we can express in the form of A over B, or we can express in the form of fraction form. Where in the fraction form, we can also express in the decimal, and also we can express in the whole numbers. So while irrational numbers, ang ano nyo lang, we cannot express it in the form of fraction form. Yun lang pinagkaiba ni rational and irrational. When we talk about integers, this includes the zero, the positive numbers, and the negative numbers. So yan po yung kay integers. Si whole numbers naman, this includes zero and the positive numbers. Si natural naman, positive numbers. Kaya kung papansin ninyo, nasa iisa lang sila na bilog-bilog kasi they are interconnected with each other. So, ang nahiwalay lang talaga sa kanila ay si irrational numbers. Because these are the numbers that we cannot be expressed in the form A over B. What are the examples? Examples are, so sa rational numbers, kung titignan nyo, yan, katulad nito, express siya in the form A over B. So, ito, 0.25, 25, 25. So, rational pa rin yan. So, kasi kaya pa natin yan i-express in the form of A over B. Kasi pwede mo yan gamitin as 25 over 99. So, yun po yung ano nyan. Ito, rational number siya. Ito, si square root of 100 is also a rational numbers because the answer for this, when we simplify, is equals to 10. So, kung titingnan nyo, then the integers, ayan, kung titingnan nyo, may negative and positive, including zero. So, whole numbers includes the zero and the positive numbers. And the natural numbers are all, or also, as counting numbers, includes one, two, and positive numbers. So, yan po yung mga examples niyan. Kung titingnan yung irrational numbers, we cannot express in the form A over B. Ma'am, ito, paano po ito? Eh, kaso meron po siyang square root. So, hindi pa rin siya naka-express talaga in the form of A over B. Wala akong kilay. Yan, yun. So, ganun siya. Okay, just check me out. So, ang technique lang dito, for example, kung ang number na given ay natural numbers, kung ang given na number ay natural numbers, automatically siya ay also parte din ng whole number, parte din siya ng integer, parte din siya ng rational numbers. For example naman, kapag ang isang number ay whole number, parte din siya ng integer, parte din siya ng rational number. Pag ang number ay parte ng integers, parte na rin siya ng rational numbers. So pag rational number lang, simply rational number lang siya. Pag irrational, ito na yung mga numbers that we cannot be expressed in the form A over B. Okay, so answers on the chat box. Ang sasagot nyo na lang sa akin ay letters na lang. Whether it is N, W, Z, Q, or Q apostrophe. So, yun lang po, or Q prime na tinatawag natin. So, number one, what do you think
Yan. What is the classification of the of number one? Answers on the chat box. So 9 over 10. What do you think is the classification of this number? Is it N or a natural number? It is W or a whole number? Is this Z or an integer? Q or rational? Or Q prime or Q apostrophe or irrational? Ang sabi ni Samuel, it is rational number, which is correct. So rational number lang siya because it can, ayan, expressed lang siya in the form A over B or naka-fraction form lang siya. So therefore, it is rational number. Number 2, negative 18. What do you think? Negative 18. Ang sabi ninyo ay W and Q. So, W, negative 18. Is it a natural number? Is it a whole number? Is it an integer? Is it a rational number? Or an irrational number? So, pag natural number, ito po yung mga counting numbers. 1, 2, 3, 4, 5, hanggang positive infinity yon. Pag whole number, kasama lang, kasama lang dun ay 0, then positive infinity na. Then, integer, ito na may positive at may negative. And si rational, ito yung mga express in the form A over B. So, the answer, so ang nakakita ko ng tamang sagot ay si Honey, si Padilla, which is Z is the correct answer. Z and Q. Bakit? Kasi negative 18 is an integer and at the same time, siya ay rational number. So, lagi nyo tatandaan kapag N, automatic kasama to, W, Z, Q. Pag W ang sagot, automatic kasama yan as Z and Q. Pag Z ang sagot, automatic kasama siya as Q. So, except lang na sa Q. Kasi hanggang Q na lang siya. Number 3, 125. What do you think will be the answer? 125. So, pwede dalawa, tatlo, apat ang sagot dito. Wala pa akong nakakita ng eksaktong sagot. 125. Yung kay Hiyangan, kulang pa yan. Yung sagot ni Hiyangan, kulang pa. Okay? The correct answer is N, W, Z, and Q. Bakit? Kasi siya ay natural number since it is a positive number, therefore it is a natural number. It is also a whole number. It is also a integer, kasi positive integer yan, and it is also a rational number. Therefore, kapag nakakita kayo ng mga positive na numbers, automatically, apat ang sagot dyan. Natural, whole, integer, and rational. Yan po yung sagot. Okay, number 4. Negative 6. So, parang sagot siya ng number 2. Kung nakinig kayo kanina kung ano yung sagot ng negative 18, ayun din ang magiging sagot ng negative 6. Negative 6. So, the answer, ang nakita ko ay yung kay Carlos saka kay Victoria. Ayan. So, the answer is Z and Q, which is an integer and a rational number. Kasi negative 6, which is a part of a integer, therefore, it is also a part of a rational number. So, negative 6 is Z and Q. 5. Square root of 15. Square root of 15. So, ang nakita ko pong sagot ay si Sean. So, ang sagot ay Q prime. The correct answer is Q prime, which is irrational number, itong number 5 natin. So, square root of 15 is irrational number. Kasi, wala, hindi po natin yung kayang express into
kapag simplify natin tong square root of 15, we cannot be expressed in the form a over b. So hindi natin kayang i-fraction to. So therefore, it is q prime or irrational number. Number 6. Kung nakinig kayo sa akin kung anong sagot ng number 3, you can also answer number 6. What is number 6? Okay, so may nakuha naman na tatlo, si Carlos, si Jasmine, si Samuel, si Jewen. So the answer is NWZQ because 15 is a positive number, therefore kabilang siya kay natural, kabilang din yan kay whole number, kabilang din yan sa integer, kabilang din yan kay rational. Therefore, any number, any positive number falls under natural, whole, rational and integers. Number 7, 2 and 9 over 10. 2 and 9 over 10. What do you think will be the answer? And 9 over 10. Ah, what? So, this is not a natural number kasi wala naman tayong nabibilang na 1, 2, 2 and 9 ay over 100. Wala naman ganun, di ba? So, X si natural. X din si whole. X din dyan si integer. Therefore, the correct answer will be rational only. So, rational only lang itong si number 7. Okay? So, I hope na medyo, may question pa po ba tungkol dito? May question pa po ba? Okay, nana po. So, let us proceed. Okay, so, which number am I? So, read each item carefully. Choose from the numbers below what is being described in each item. So, meron akong limang bubuyog dito. Wait lang. Ayan, so meron akong limang bumuyog. Saan po nyo po ipopost yung record video po ng class natin ngayon? Kung kaya pong i-share sa inyo in Google, tapos tingnan nyo na lang sa Google nyo, pero kung hindi kaya, baka ipopost ko yun sa YouTube account ko, tapos doon na lang panoorin, pa-subscribe, charot. So baka sa YouTube to malamang mangyayari nito kapag kayang ma-download. Kapag kaya naman ipasa sa mga... kaya ipasa sa mga email account nyo, which is baka matrabaho pa, so YouTube ko na lang, mas madali. Okay? So, I have 5 bubuyogs na may tatlong ma-attitude. Ito ma-attitude to, yung tatlong yung ma-attitude sila. Ayan, so number 1. Late po kasi ako, okay lang. So, number 1. So may i-describe silang number, hahanapin nyo kung sino sa mga sa limang to yung hindi na-describe ng each number. Answers on our chat box. Number 1. I am an integer, a whole number, and a natural number. Which number am I? Sino kaya sa limang to ang tinutukoy ng number 1? I am an integer, whole number, natural number. Sino kaya sa kanila yon? Okay, almost all of you got the correct answer, that the answer is 3. Kasi sa kanilang lima, siya lang ang natural number. Kasi siya lang ang positive. Siya lang po yung pwedeng nating isali sa count. Ayan, yung panlimang bubuyog na ma-attitude. Ayan. So, number 3 is the, yan, 3 is the correct answer. Kasi siya lang naman yung pwede dito yung ibilang mo ng 1, 2, 3, 4, ganun. Number 2. I look something different. But I am a real number. I cannot be expressed as a fraction, but I can be in decimal form. Which number am I? I look something different, but I am a real number. I cannot be expressed as a fraction, but I can be in a decimal form. Which number am I? Sino kaya sa kanila yan? Ito na yung clue ha. I cannot be expressed as a fraction. I cannot be expressed as a fraction, but I can be in decimal form. Tapos ito pa yung, ito pa isang clue dyan. I look something different. Naiiba daw siyang tingnan.
Sabi ni Samuel, square root of 10. Sabi ni Gold, yung pangatlong bubuyog, ma'am, which is correct. So, yung the third B, o yung pangatlong bubuyog na ma-attitude din, ang tamang sagot sa number 2. Kasi, yan, kasi, ito, pa, ito na yung clue. I look something different. Siya lang yung medyo kakaiba yung itsura dyan. And, you cannot be expressed as a fraction. Ito, hindi nyo na kaya express ng fraction yan. Ayan, si pangatlong bubuyog, ang ating tamang sagot for the number 2. Number 3, I am a number you can use when you want to tell what portion you're, yan, ay nanay ko. I am a number you can use when you want to tell what portion of ingredients to use or how much time you spent. I am a rational number and an integer. Which number am I? Ayan. Ito yung mga pwede, for example, kumuha ka ng ganitong kutsarang asin, mga ganon, di ba? So, ganon siya. O, bili ka doon ng kilong baboy. O, sino kaya dyan yung pwede gamitin natin? So, the answer for that is the first B, si 1 1/2, o yung unang ma-attitude nating bubuyog. Ayan. So, the number 1, which is 1 1/2, will be the correct answer. Kasi ito lang yung number na pwede mong sabihin, pabili po ng isa't kalahating baboy, or kumuha ka doon ng isa't kalahating kutsarang asin, ganon, tapos kainin mo, charot. So, ganon yun siya. So, medyo, kailangan medyo i-analyze nyo rin yung sentence. Ayan. So, wala na mga ma-attitude, tinanggal na natin yung mga ma-attitude. So, pipili na lang dito tayo kay Happy Bee. Number 4. I am a number you can use to describe a bone chilling temperature. I am not a whole number. Which number am I? I am a number you can use to describe a bone chilling temperature. Sino kaya sa dalawang to yung pwede mong i-describe ng temperature? Diba? Familiar kayo sa temperature, diba? Example, 37 degrees Celsius and so on. So, sino kaya sa kanilang dalawa? So, all of you got almost the correct answer, which is square negative 15. Kasi di ba meron tayong tinatawag na negative 15 degrees Celsius. Example, grabing lamig na yon, di ba? Bone chilling nga eh. So, negative 15 is the correct answer. So, tingnan natin kung ano yung pagkakadescribe kay number 5. Which is the, ang answer is 0.27727. Ayan. I am a number with overline. When we talk about overline, ito yon. Overline eh. Kasi pag underline, sa baba. Di ba? So, overline. Talino. Yan. I am with overline that signals I am repeating. Ibig sabihin yan, kapag may overline daw, which means, ang sagot yan ay 0.27, 27, 27, 27, 27, hanggang makatapos ka dyan. 27 pa rin yan. I can be a whole form, so I am a rational number. Which number am I? So, yun po yung sagot. 0.2727 or 27 bar. Okay? Questions about dito? May papalag ba? May papalag? Violent reactions? So, if you haven't any question, comment none on the chat box so that I can proceed with the next lesson. Okay? So, naintindihan nyo na itong mga bubuyog na to. Okay? Next tayo. So, we will arranging, comparing, and locating the real numbers. Real numbers can be listed in order even if they are written in different forms. When necessary, you can convert all real numbers into decimals to easily arrange, compare, or locate them. Bakit decimals ang pinapagamit? For example, ang given ay square root of 15. Bakit kailangan mo daw siyang i-convert to decimal? Para mas madali mong mahanap saan parte ng number line mo ilalagay yon. Kasi for example, ang ipapagamit ko sa inyo, locate 1/2 on the number line. Eh, kung iba, hindi alam kung nasa ng 1/2 na yun, tapos hahanapin mo sa number line na yun. So, mas maganda kapag alam mo siyang i-convert into decimals. Kaya kanina, di ba, yung review natin is, nag-convert mo na tayo ng 1/3 into decimals. Kasi mas madali siyang hanapin sa number line. Kasi ang mga number line, kung maalala nyo ang number line, kung maalala nyo ang number line, di ba, from 0 to positive 1, 2, 3, 4, 5, infinity,
Tapos sa kabila naman, sa left side, 0 to negative 1, negative 2, negative 3, to negative infinity. So, walang ka makikita nung naka 1 half, naka 1 fourth, naka square root of 15, and such. Kaya mas madali kapag kaya natin siyang i-convert into decimal. Ayan, into decimals. Ayan, ito na po. Paalala ko lang po, introducing the number line, which is the 0, is neither positive nor negative. Kaya wala dapat akong makakakita ng negative 0 kasi wala siyang sign. Then, positive numbers and negative numbers. Question first. Sino ang mas malaki ang value? Negative 4 or negative 1? Sino ang mas malaki ang value? Negative 4 or negative 1? Ang tanong ko, negative 4 or negative 1? May iba sumasagot, positive 1. Sino po ang mas mataas ang value? Si negative 1 or si negative 4? At sila ay nawindang na ten-ten. So, the technique, para malaman nyo kung sino ang mas malaki, dapat kung sino ang mas malapit sa 0, siya ang mas malaki. So, sa part ng mga negative numbers, kung sino ang mas malapit sa 0, siya dapat ang mas malaki. So, ngayon, now, sino ang mas malaki? Si negative 4 or si negative 1? Yan. So, the answer, ang pinakamalaki ay si negative 1. Kasi si negative 1 ang mas malapit sa 0. So, therefore, kapag negative 4, mas maliit yan compare kay negative 1. Kasi ang layo na ni negative 4 compare kay negative 1 kapag 0 ang pag-uusapan. Yun po yan. Sa negative numbers, baliktad. The more na malaki yung numbers, for example, negative 100, mas maliit na ang value niyan compare sa negative 1. Baliktad sila. Si positive naman, syempre, mas mataas si 100 over kay 1. Ganun po yun, ha? So, arranging, comparing, and locating real numbers. So, the numbers increase from left to right. The number on the left is always less than the number on the right, and the positive numbers are always greater than any negative number. Example, another example, sino ang mas malaki ang value? Si 100 o si negative 100? Sino ang mas malaki ang value? Si negative 100 o si 100? So, the answer is, mas malaki si 100, syempre. Kayo ba, gusto nyo ba sa exam, ang ilalagay ko sa exam nyo na score? The score of Samuel Aguilar is negative 100. Gusto nyo? Gusto mo, Samuel, yon? Makita mo sa ano mo, the score of Samuel Aguilar is negative 100. Gusto mo? Sabi ni Samuel, objection, your honor. So, di ba? Kasi alam mo yun na minus 100 siya. Ganun po ibig sabihin nun. So, kapag nakakita kayo ng negative, ibig sabihin, mas maliit siya compared sa positive. Ganun po yun. Kaya di ba nagsabi ako sa GC ninyo, utang na loob. Utang na loob, wala na magchat-chat sa akin o wala na magchat-chat dito. Kung nasaan po ang link kung saan kayo makakanood ng online class, it's because mamaminusan kayo ng 5, which is ayaw nyo mangyari. So, dapat alam nyo na kung saan nyo makukuha yung link. Kasi gano'n na yung ginagawa ng grade 7J. At yun yung napapansin ko lagi. Every Tuesday, pag nagpapasa ako ng link nila sa group nila, hindi na ako nakakakita ng tanungan sa kanila. Asan yung link? Asan yung link? Kasi alam na nila saan nila makikita yon. So, sana gano'n din kayo para masaya ang buhay ko. Di ba? Para happy-happy tayo. At sino ba naman yan? Naos. Kasi may iba talagang makukulit. Ang layo na ang sarap, tuktukan. Yung tipong, asan po yung link? Katagal-tagal na. Ay, may nagtatanong pa sa inyo. Katungan nyo yung nagtatanong pa sa inyo dyan. Meron pa nagtatanong. Hindi ko na lang pangangalanan. Ayan. Tenen. Ayan. So, dito, kapag nakaganito siya, for example, given yung number line, binigay yung mga, binigay ito, katulad nito, ganyan na itsura. Ang dali mong hanapin kung nasan dyan yung pinakamataas at pinakamababa. Ayan. Question. Question again. Sino ang mas mataas? Si square root of 92 o si negative 9.5? Sino ang mas mataas? Si square root of 92 o si negative 9.5?
Okay, so titingnan nyo kung sino yung nasa positive infinity, di ba? So, dahil nasa positive infinity, si square root of 92, siya yung mas mataas compare kay negative 9.5. Kasi, si 9.5 ay negative nga, di ba? At nandito siya sa dulo ng walang hanggan. Therefore, mas maliit siya compared dito kay square root of 92. Eto, madali. Madali nyo makita yan. Kung... Oh, kita nyo, kita nyo, kita nyo. Teka lang, teka lang, teka lang. Mukhang may nakikita ako, ah. Ah, sorry po, di po ako nakaten sa Jimmy, te-record na lang po, please. Wow, fantastic, baby. Sinka. Ayan. So, anad, so ulitin ko, since the square root of 92 ay nasa positive infinity, nasa dulo siya ng positive infinity dito sa number line natin, mas mataas siya compare dito kay negative 9.5. Ayan. So, yun lang po yung, yun po yung titignan natin, ha. Dapat kung sino yung nandito, madali to. Eto, madali. Kasi naka-number line, kitang-kita, di ba? E, paano pag hindi? Yan, katulad yan. Given the illustration above, you can easily arrange the numbers in increasing order. So, alam na natin kapag sinabi ko, okay, arrange the given numbers in ascending order. Pag ascending order, mula sa maliit, palaki. Pag sinabi natin descending or decreasing order, mula sa malaki, paliit. Eto, madali. E, paano kapag walang ano? Paano kapag nawalang number line, ikaw pa mismo yung magpo-plot, anong gagawin natin? Kaya sabi nga daw, for non-integers, you need to get the decimal form first before you can easily compare the values. So, katulad niyan, here are the respective decimal forms or approximate values to the nearest 100. So, itong mga nakikita ninyong negative square root of 45, so, bibigyan ko yung mga ano nito. Katulad niyan. Waf, waf, waf. Ayan, so ito po yung mga values. Sure, walang problema. Ma'am, pwede po pa sa school magpasa. Nahirapan po kasi ako sa Google Form. Walang problema, basta huwag mo ipapasa ang module mo. So, pag pinasa mo ang module mo, pukpuk ka sa akin. Huwag na ipasa ang module, ha? Malalaman nyo kung bakit. Promise. So, walang problema sa akin yung kasi kumakuha naman po ako, eh. Kumukuha naman po ako doon sa school, eh. Nag-check po ako doon. Nakikita nyo yan, oh. Tanang! Yan. Tambak lang yan dito. Tapos ko lang checkan yan. Nakatabi lang yan. Just in case may maghanap sa akin. And so on. So, kalkalin nila yan. Pero recorded na yan. Ayan. So, ito pa yung mga values. Okay. Follow my order. Ito na. Sige po, ma'am. Thanks. Welcome. Arrange each of the following set of numbers from least to greatest or increasing order or ascending order mula sa maliit palaki. Answers on the chat box. Number one. Paki-arrange. Negative 4, 6, negative 7, 0, 7. Ano kaya, paano kaya yan i-arrange? From least to greatest. Hirap mag-chat, ma'am, pangit ang updated ng Gmeet. Hindi ko kasi naranasan yung updated ng Gmeet. Hindi ko kasi ina-update yung mga apps ko. Alam ko na kasi mangyayari. Minsan kung paano yung tawag dito, kung pag in-update, lalong pumangit, nakakairita. Kaya minsan hindi talaga ako nag-update. Hinahayaan ko na lang tayo mismong hindi ko na talaga siya magagamit unless kailangan i-update. Doon lang ako mag-update. Pero pag hanggat kinakaya pa naman talaga, hindi ako nag-update talaga. Kasi alam ko rin nangyayari kung mapangit. Kaya pakakit yung cellphone ko, example, pag nag-software update, hindi ko yung na-update, hinahayaan ko lang yan hanggat nagagamit ko pa yung update nun. So, correct? So, very good. The answer will be negative 7 kasi siya na yung pinakamalayo sa number line nito, eh, when it comes to 0 ang pag-uusapan. Negative 7, negative 4, then 0, 6, 7. How about this?
Check, open ako ng aking. Wait lang, isulat ko yan. Tapos dito natin pag-usapan sa aking whiteboard. 0 point. Ilipat ko sa aking ano ha, whiteboard. Pag-usapan natin yan. So medyo mahirap-hirap ng konti ito. Ayan, kita po ang whiteboard ko. Kita naman po ang whiteboard ko, no? Sana may sumagot. Ayan, sabi ni Kenneth, opo daw. Okay, so we will arrange these numbers in ascending order. First things first, tignan nyo muna kung sino ang naka-negative. Sino ang naka-negative sa kanilang apat? Yun ang uunahin natin. Sagot po. So the answer 0. Is? Okay, the answer yung naka-negative sa kanila ay si negative 0.5. Siya yung uunahin natin kasi siya yung naka-negative. Mas maliit yan compare sa kanilang lima. Next. Yes? Ano mo yan, ma'am? Decreasing? Ascending. Mula sa maliit palaki. Okay po. Okay. Next. So, ito, napansin natin, ito 1. Ito 1 and 4 over 5. Then, square root of 5. Then, 0.777. So, ang pinakamadali mo nang tingnan dyan ay pinakamunang hanapin nyo muna to get the decimal, yung i-decimal form natin, etong naka-square root of 5. Kasi hindi natin alam kung anong, kung saan mundong ibabaw to. Kasi, naka-ano yan eh. So, naka-irrational number yan. So, kailangan muna nating hanapin yung kanyang value or nasang pagitan kaya ng number si square root of 5. So, paano ulit yon? Hanapin natin yung kanyang the perfect square numbers na nasa pagitan ni square root of 5, which is? Ano yung nasa pagitan ni square root of 5? Four and 9. Which is the square root of 4 is equals to 2, and the square root of 5 is equals to 3. So therefore, we expecting that this square root of 5 is between 2 and 3. Sino mas mataas? So therefore, kung mapapansin ninyo, mataas ang value ng square root of 5 kesa kay 1, kesa kay 1 and 4 over 5 at kay 0.7. Now, sino kaya ang susunod dito kay negative 0.5? Sa kanilang apat, ito ba? Ito? O ito? Okay, very good, Sean. The answer will be, ito na yung susunod, 0.7. Next, sino ang susunod? So, ito, okay na to. Okay na tayo dyan. Okay na tayo dito. Ay, wait lang. Palitan ko yung ano ko. Para X ko na lang. Okay, tanggalin na natin. So, pagpipilian nyo na lang nakasunod dyan ay si 1, si 1, si 1 and 4 over 5, at si square root of 5. Sino yung susunod natin? Okay, very good, Kenneth. The answer is 1. Kasi mas mababa si 1 compared kay 1 and 4 over 5. So, therefore, what's next? What's next? Sunod kay 1. Sino na yung kasunod? Okay, very good, Sean. It's 1 and 4 over 5. Then the last is square root of 5. Kasi ang value nito ay nasa between 2 and 3. So ito yung ating correct answer. Tanan. Okay, last example tayo. Which is 5. Ay, inay. 5.
square root of 150, 25 over 100, then 10, then 50. Okay, arrange again these numbers from least to greatest or increasing tayo, ascending order. Sa tingin ninyo, so, meron tayong 5, may square root tayo ng 150, may 25 over 100, may 10, and may 50. So, this one, ito muna itong 25 over 100 is i-convert muna natin siya into decimal. At the same time, hanapin din natin kung nasaang parte or nasaang parto or anong integers ang nasa pagitan ni square root of 150. So, unahin muna natin itong square root of 150. So, what are the two numbers? What are the two perfect square numbers between square root of 150? Then, square, ano po, perfect squares between 150. So, kung nandyan yung mga week 6 modules nyo, kunin nyo yun kasi nandun ang listahan ng mga perfect square numbers. It's between 12 and 13. So, sinorkat nyo na, it's 12 and 13. So, ipakita ko lang. So, it's 144 and 169, which is equal to 12. And 13. So we are expecting that this one square root of 150 is between 12 and 13. So how about the 25 over 100? So let us check. So 25 divided by 100. So 25 cannot be divided by 0. So therefore we borrow a 0, bring down. Then, lagay tayo ng decimal place. Now, we can divide already the 250 divided by 100, which is equal to 2. So, 2 times 100 is 200. Then, 50, bring down again 0, which is 500, divided by 100 is 5. So, 5 times 100 is 500, which is equal to 0. So, therefore, 25 over 100 is equal to 0.25. Now, dahil mas madali nyo lang nakita, dahil nakuha natin siya or in decimal place, we can now already arrange these numbers in ascending order. Sinong mauuna sa kanila? Chat box. Sinong mauuna sa kanila? Chat box po tayo. Ascending. Mula sa maliit, palaki. Maliit muna ang unahin kasi ascending tayo. So, the answer is very good, Honey Shane. It's 0.25. Next. So, okay na to, X. Sinong sunod? Sabi nila, it's 5. Very good. So, 5 ang sunod. Next. So, ang sunod ay 10. Then, sinong sunod? Yung pangalawa po, hehe. The square root of, ito yung gagamitin nyo. The square root of 150, then the last one is 50. So, ito po yung pagka-arrange niya. Ayan, balik ko po sa aking... Ayan, so ipakita ko na yung mga answers. Ayan po yun. Ayan. And sorry point. Ah, 25 over 100 pala. Sorry. Pero okay lang. Okay. Okay, so now, we were locating the numbers 5 over 3, 4, negative 3, 2 and 1 fourth, and square root of 65 on the number line. So ito po yung number line natin. So, 5 over 3, nandito yan. Ma'am, bakit nandyan po yung 5 over 3 natin? So, check on your calculators why. Ang lumabas sa calculator ninyo? 5 divided by 3.
Okay, very good, Samuel. It's 1.666666666. Ito yan, nandito siya. Kaya kung napapansin nyo, it's between 1 and 2. So, si 4, alam nyo na kung saan yan ilalagay kasi may 4 naman dito sa number line. So, dito siya. Tanan! Si negative 3, dahil may negative 3 din naman dito sa ating number line, dito yan siya. Tanan! 2 and 1 fourth. So, 2 and 1 fourth or corresponding is 2.25. So, between yan ng 2 and 3. So, nandito yan banda. Ayan. And, square root of 65, if you look on the on your calculators, saan malapit si square root of 65? Pag kinuha kasi natin yan, di ba? Ano, between, ano yan? 64 and 81. So, therefore, nasa pagitan siya ng 8 and 9. Si square root of 65. So, dito yan banda. Ayan. Kasi ang sagot pinatawad, sabi ng calculator, ang sagot daw ay 8.06. Ayan. Tama si Samuel. So, ganun lang po yung paglolocate niya sa number line. Ayan na. Tanan! Okay. Kita naman ang emoji na to. Okay, answer me by yes or no. Can you now arrange real numbers in ascending order or vice versa? Answer me by yes or no. Okay, sabi ni Kenneth, yes, kaya na raw mag-arrange. Very good. Sometimes, yes, 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 yes. Oh, sometimes daw si Samuel, not yet daw si Carlos. So, on technique lang naman doon, total naman, nag-calculate lang naman kayo. Di, calculate nyo na lang para madali, di ba? Basta lagi nyo lang, ang laging technique lang naman dyan is, kapag ang mga given ay nakarational, kapag nakarational numbers, for example, naka-square root, mga naka-fraction, so, i-convert nyo muna siya by decimal para mas malaman nyo nasang parte siya ng number line. Para mas malaman, mas madali nyo na siya ma-arrange. Ganun lang po yung, yan, ganun lang po yung technique nun. Ako ganyan din dati, hirap din ako dyan. So, yun lang may technique dyan is convert-convert lang sa decimal. So, kapag hirap masyado pa ng ano, so, aral kayo sa YouTube paano mag-convert pa ng mas madali, yung may mga technique-technique nun. Pero, dahil medyo, alam nyo na, medyo nagpapanggap lang naman tayo, nagpapanggap yung iba dito, di ba, calculate na lang kayo, huwag na tayo maglokohan dito. Number two, can you now compare different kinds of real numbers? Yung kanina, example, siya ba natural? Siya ba ay whole number? Siya ba ay integer? Ganun. So, sabi niya naman, yes! Okay, yes, yes, yes. And, can you now locate real numbers at number line? Okay, sabi nila, yes. Yes. So, yun lang na may madali dun, di ba? So, kapag alam nyo, ako nasang part, di ba, syempre, may number line na lang yun. And, kapag na-convert nyo naman yan into decimal form, madali nyo na yan malolocate sa number line. So, very good. So, ano pa yung mga sasagutan po ninyo? Wag to, charot lang yan ha, charot lang yan. Ang sasagutan po ninyo ay pretest na nilagay ko na po sa, nasa Google form na po ang pretest. Check understanding na lang po ang, saan pong week 8? Nakakuha na ba kayo ng week 8? Opo. Okay, so yun ang pinamigay, di ba, kanina? Yun yung pinamigay na module, alam ko, week 8 yun. So, ang sasagutan nyo na lang po doon ay check understanding, pre-test, post-test, check understanding, and yung weekly evaluation test na ibibigay ko sa Thursday after ng klase ko sa 7H para sabay-sabay kong ilalagay doon sa FB group natin. So, yun lang naman yan. So, check understanding na lang. So, hayaan nyo na yung mga activity na nakikita nyo doon. Unless bored kayo, di sagutan mo. Walang problema. Pero ang isasagutin lang sa akin is yung check understanding, pre-test, post-test, tapos weekly evaluation. Then, sa Google Form po, so, ang check understanding ay hindi ko po gagawa ng tanong sa Google Form. Bagkus talaga yung word, di ba? Sa Kalit, wow, Filipino. Instead, English na. Ayan. So, imbis na tawag dito, di ba yung ginawa ko sa week 7, di ba doon ko nilagay yung tanong sa check understanding kasi isulat nyo yung sagot doon. So, sa week 8, back po kayo doon sa pipicturan nyo yung sagot nyo sa notebook, then isesend nyo po sa akin yung, isesend nyo sa akin na nang nakapicture kasi eh, mahirap po yung, walang number line sa ano eh, walang number line sa Google Form. Mahirapan lang ako sa buhay ko. Kaya, ayun.
So, balik tayo doon sa isusulat ang sagot sa notebook, answers only, picture ad, then isi-send po na nakagu sa Google Forms pa rin. Huwag muna kayo mag-send please sa ano sa Messenger. May iba tuloy ako hindi nare-replyan kasi minsan, pag nabuksan ko yung message na yan, nag-send na pala siya doon, hindi ko na na-check minsan. Kaya, as much as possible, kung kaya po sa Google Forms mag-send, mag-send po kayo sa Google Forms kasi mas mabilis po ako mag-check doon. Okay? Question? Pakisabihan na din po yung hindi. Po, ma'am, check your answer, understanding A and B. Alam ko basta lahat ng ano yun, hanggang E yata yun? Yung merong, di ba yung meron dong box? Yung by box, nasasabihin mo kung natural number po yun. Natural number ba siya? Gano'n. Tapos yung letter B, basta A, B. Tapos may C pa din, yung nasa baba nun, nasa kakabilang page. Yung comparing, for example, less than, greater than, equal. Tapos, tawag doon. Meron pa yun sa baba hanggang may makita kayong locating doon. Wait nga, hanapin ko yung module ko. Pinapahirapan ko yung buhay ko. Wait. Wait lang, ha? Mayaki, malakom. Ito. Ito. 100 ko. Ayan. Hindi yan. Kasali. Ito, check understanding A. Kasali to. Itong B. Yan, true or false lang isasagot nyo. Ayan, dito. Kasama to. Uy, sino yun? Etong letter C, kasama to, right? The correct symbol. So, lalagay nyo lang kung less than, equal, chororot, hey. And then, letter D, arrange it, set, in increasing order. Simula sa maliit, papalaki. And then, locate the following number. So, magdodrawing kayo ng number line, then, yan, bibilogan nyo saan banda dito siya. Ma'am. Yan. Question? Ma'am. Po? Wala po akong C. Tsaka D. Kasama ng postes. Nasa postes na part. Sige po, tingnan ko po. Page 10, dulo. Dulong page yan. Question po? Wala po, mami. Wala kang page 10? Page nasa 8 page 8 po. Wala po. Page 8 daw, sabi ni Carlos. So, yung kapag wala, may sinend po akong module. Opo daw, page 8 daw, sabi nila. Apo, meron na po, ma'am. Ayun. Question? So, ang sabi ni Gold daw, yung isa pong web, saan po ipapasa yun? May, di ba, hindi pa ba binabalik yung web? Yung nakapapel na binigay sa inyo nung nakaraang linggo, kasabay ng week 7? Pinasa na po ngayon. Okay, yun. Kasi pinapasa na yun ngayon, di ba? Dapat nung nakaraang linggo pa, since hindi natuloy kasi walang kuhaan ng module nun, kaya sabi ngayon na ipapasa. So, yun po. So, ito, bago na to, week 7, alam ko may week 7 na akong pinasa, saka week 8, pakicheck po yung, browse nyo po yung FB group nyo. Marami na po akong pinapasa dun. So, pwede pong picturean, tapos, wait lang, anong week yan ang tinatanong mo, Gold? Anong week? Kasi kung week 7 'yan, kung week 7 po 'yan, may ano po 'yan, mayroon po tayong Google Form po doon. So kung hindi po, so answer sheet na lang only tapos i-send mo na lang doon sa school. Pwede naman po. Tapos kung pipicturean mo, so kung picturean mo, ihalo mo na lang sa week 8. Tapos ilagay mo na lang na ano? Ilagay mo na lang na kung anong week 'yung week na 'yung web na 'yon. For example, web week 7 or week 8. Ganun na lang para nakikita ko naman yun. Yung web po ng week 8, asa group na po ba? Hindi ko pa po pinapasa dahil hindi ko pa po nahahandle ang section H. Question pa po? Okay, wala na po. So may chika ako sa inyo, grade 7, section Q. So wait lang. Patayin ko lang yung record.